comeback to Kris TV. So sa video na to, di-discuss na nga natin yung ating final review dito sa Surly Inspired Corner Bar, okay? Or Canto Bar, kasi ano to eh, gawang Pinoy, ginaya nga yung Surly. So sa video na to, di-discuss ko yung adjustments na ginawa ko para makuha ko yung comfort or sweet spot, no? Tsaka yung likes and dislikes sa kanya and conclusions. Kasi ngayon, confident na akong sabihin yung mga reviews ko talaga sa kanya. Kasi na-long ride ko na siya, nagamit ko sa mga trail, sa mga sementadong ahon, at saka sa trail na ahon. Tara! Ayan, so para sa unang adjustments na ginawa ko nga, no, ito, tong brake levers tsaka tong shifter, dati nakamount to dito. Yun yung unang-una kong ginawa. Nilipat ko siya dito. Nung napanood ko yung review ni Quick Brown Fox Reviews, yata, sorry. Nalagay ko na lang dyan yung channel niya. Ayun, nilipat, nandito siya nun. Tapos nilipat ko nga dito pagkatapos ko mapanood yung parang video niya para dito sa Canto Bar na to, ano, sa Surly Bar na to. Kasi tama yung sinabi niya eh, yung kamay mo laging nandito. Ito yung parang mangyayari sa about 70 to 80% of the time, nandito yung kamay mo. Yan, nakaganyan siya. Lalo na pagka downhill, nandito siya. Kasi ito nga yung purpose ng Canto. Safe yung hands mo, safe ka rin, at saka syempre makakapag-brake ka at the same time makapag-shift, ba? Ayun. Yan yung first adjustment. So ito, itong idea na itong silicone foam, nakuha ko rin sa kanya. Actually full bar tape kasi yun sa kanya. Nilagay ko to dito. Yung nakuha kong idea sa kanya is yung silicone grip dito. Tapos para nilagay niya ng roscas na lock dito. So nilagay ko na lang dito. Ito, hindi ko na siya tinuloy. Nalagyan ng silicone grip. Kasi komportable naman ako. Parang hindi na siya kailangan, ano. So ayun. Kaya hindi ko na tinuloy. Tapos ang second adjustment na ginawa ko, ito. Nilagyan ko siya ng extender tong top tube. So hindi kasi halata siya. Kasi merong feedback. So, tanggalin natin tong feedback para makita nyo. Ayan, so wala na yung feedback. Ganyan ang itsura nya na itong extender. Ayan, ang brand nya is Wake. Ayan, parang extender sya ng top tube na ikakapit mo doon sa dulo nga nung fork mo. Kasi putol to eh, putol to. Kaya hindi, pagka wala to, nandito yan, dito nakakabit yan. So ang feeling ko kasi noon is nakayuko ako. So para ma-solve yun, yung yuko nga is nilagyan ko, bumili ako sa Shopee nitong extender para umakyat siya. And second is itong short stem. Ayan, binili ko rin siya sa Shopee. Short stem ang pinili ko para lumapit pa sa akin. Kasi feeling ko yun yung sweet spot nga, ano. So ayun, after couple of rides, after some long rides, mga short rides, saka trail, river crossing, yun nga, doon ko na nga natagpuan ng sweet spot, no. Ayun. Ayun, so sa mga nagtatanong kung mapapayuko ka ba pag gumamit ka nito, ang sagot ko dyan is yes. Mapapayuko ka. Tsaka feeling ko kung nilong ride ko nang walang ganitong adjustment, sasakit yung likod ko. Personal preference ko yun. Hindi ko lang alam sa iba. Baka hindi naman sa kanila. Pero sa akin, yun yung feeling ko eh. Medyo may ngawit na pakiramdam sa likod nung wala pa tong extender tsaka tong short stem. Kaya ginawa ko nga to para komportable pagka nag-long ride. Sa likes and dislikes naman tayo, no? Ito, para personal lang sa akin to eh.
Yung dislikes ko sa kanya is yun nga, may mga adjustments pa akong ginawa. May mga binili pa akong yun nga, extender at saka short stem sa Shopee para makuha ko yung comfort niya. At saka, ayun, nag-install pa ako ng bar tape. Hindi talaga ako marunong mag-install ng bar tape eh. First time ko lang talaga yun, yung video na yun. So, I hope naman maraming natulungan. Ayun. So, yun lang yung dislikes ko. Yung sa likes ko naman is, number one is yung number of hand positions. Yun. Kasi malaking tulong talaga siya para sa akin na naglo-long ride. Mahalaga yung maraming hand positions para iwas ngalay. At saka, yun nga, yung ito, pagka nandito ka, yung naka-drop ka, feeling ko bumibilis ako eh. Parang bumibilis yung acceleration. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya talaga dito, sa drop na to. At the same time, yun nga, naibibigay niya sa akin yung comfort sa likod. Kasi lilipat lang ako dito eh. Lilipat ko lang yung kamay ko rito sa taas. Dito sa, tawag nila dito sa hood yata. Ayan. Kaya mahalaga talaga na lagyan siya ng bar tape para komportable or may konting lambot naman ano, pagka ginamit mo siya. So, ayun, relax na yung likod ko. Siguro about 70% of the time nandito yung kamay ko. And then about 30% of the time nandito. Conclusion. Para sa akin, i-keep ko siya. Oo. Gagamitin ko siya ng pangmatagalan kasi gustong-gusto ko talaga yung ano, yung drop feeling. Tapos at the same time, pwede mong i-relax yung likod mo pagka pinosisyon mo nga yung kamay mo rito. Tsaka walang ngalay. So, talagang parang dinesign siya para sa long rider. Ayun. Tsaka wala akong, nung una, parang matakot ako pagka nag-downhill. Tapos train. Hindi naman, safe siya. Safe yung pakiramdam ko na naka-position na ganun. So, hindi naman ako masyadong nakasubsob kasi yun nga, nilagyan ko kasi itong extender. So, nakuha ko yung sweet spot dahil doon. So, dito na matatapos tong video na to. Thank you for watching. Please like and share. And let's support local. Let's support local tourism. And let's support all Pinay vloggers.